Ang topic natin ngayon tungkol sa prostate sa mga lalaki, madalas umihi, kayong mga misis, kwento nyo to kay mister. Ang topic natin ay alay sa ating mga tatay at lolo. Prostate, lumalaking prostate, bakit nagkakaroon ng problema sa pag-ihi? So ang tawag po dito ay benign prostatic hypertrophy o yung lumalaki yung ating prostate. Kasi pag edad natin ng 50 to 60, 50% ng kalalakihan ay maaaring may problema na sa pag-ihi. At lalo na pag edad 80 na po, siguro mga 90% ng kalalakihan ay may problema na sa kanilang prostate. Ang paglaki ng prostate, iniipit nito yung tubo na daanan ng ihi. Hindi ito cancer. Merong mga sintomas na mararamdaman kayo. Ito yung hirap umihi, madalas umihi sa gabi, nagkaka-infection sa ihi, or nagkakaroon ng incontinence o hindi naman mapigil ang pag-ihi. Meron tayong mga tips para sa mga problema niyo sa pag-ihi. Number one, sa mga lalaki lang to, Doc Lisa, yung prostate. Actually, mga 40 years old, lumalaki na yan, pero hindi pa napipigilan yung daanan ng ihi. Pero pag umabot ng mas matanda nga, palaki na palaki yung prostate, kaya yung mga lalaki, pag umiihi, talikod ka, Doc Lisa, di ba? Nakahawak tayo sa dingding. Kailangan may puwersa para ipipilit lumabas yung ihi doon sa daanan na naipit ng prostate nga. So, yun, Doc Lisa. Paano nyo malalaman kung lumalaki yung prostate? Oh? So, mga anak, mga misis, ito po ang tandaan ninyo. Maganda madala si tatay doon sa inyong doktor kasi kinakapa yun. Kailangan makapa. Ang tiyatawag doon, digital rectal exam. Kasi malalaman ng doktor kung tumitigas at lumalaki. Kailangan din ng urinalysis para malaman kung may infeksyon. Blood test kung nagkakaroon ng problema na sa kidney. At meron ding blood test na tinatawag na PSA, yung prostate specific antigen na nanggagaling doon sa prostate at tumataas ang level kapag may problema sa prostate. Kailangan papacheck sila sa urologist. Yan ang doktor na expert sa prostate para magawa lahat yung sinasabi mo, Dr. Lisa. Yes. Meron din tayong mga ultrasound, transrectal ultrasound. Yun po pinapasok doon sa may puwet kasi nandun yung ating prostate, doon lang po maaabot at makikita ang ating prostate. Kaya ultrasound po, doon sa may puwitan, at kung kinakailangan ng biopsy, doon malalaman ng inyong urologist kung ano po yung nakita nila doon sa biopsy. Bali, kadalasan naman kasi lumalaki lang yung prostate. Pero sa lalaki, ang problema din, meron din nagkakaroon ng prostate cancer. Kung sa babae, kinakatakot natin breast cancer, nakamamatay. Sa lalaki naman, ang kinakatakot natin, prostate cancer. Although sa breast cancer, mabilis kumalat, mabilis mamatay, delikado. Ang prostate cancer, ang good news sa mga lalaki, mas matanda ito nangyayari at matagal kumalat yung prostate cancer. Karamihan, makakahabol ka pa, may gamutan pa, mahabol mo pa yung prostate cancer. Mas mahaba pa ang buhay. May cancer kasing ganun eh. May mabilis kumalat, breast cancer, may mabagal kumalat yung prostate. Kaya may chance pa tayo habulin ito. Yes. So, ang BPH po ay hindi po cancer. So, may isa cancer sa prostate, pero meron naman po yung BPH. Hindi po siya cancer. Lumalaki lamang yung kanyang prostate. Ito yung benign prostatic hypertrophy. Yes. Okay. So, ano ang mga tips natin kung nalaman na ng iyong urologist? So, ang doktor para dyan ay yung tinatawag na urologist or isang surgeon. Morning po. Tana ko, ma'am. Yes po. Wait lang. So, meron po tayong mga tips. Opo, dun sa mga lumalaking prostate. So, number one po. Kanang magsakit at tundukan ba? Opo. Okay. Wait lang, mami. Tapusin lang kami. Tapos balikan ka namin. Okay. Thank you po. Palamutin natin si mami. Yes. Sandali lang. One minute. Wait lang, mami. Okay. Number one, ang huling inom ng tubig, maganda dun sa mga... Diyan lang muna po. Opo lang. Sa mga nahihirapang umihi. Huling inom ng tubig maganda 7 p.m. ng gabi para sa buong gabi hindi tayo tayo ng tayo at hindi tayo maaksidente. Number 2, mag-CR kahit hindi pa naiihi. So, alam nyo hindi pa kayo naiihi pero pumunta na kayo sa CR para hindi kayo nagmamadali pag ihing-ihi na kayo. Number 3, bawas sa kape at alak kasi iihi ka naman ng madalas. At number 4, pagdating po sa bus, sa sinehan, sa eroplano, piliin nyo po yung aisle seat or yung nasa gitna para kung kailangan nyo pumunta sa
palikuran, mabilis kayong lumabas. Alam nyo po ang bagay dun sa mga may problem sa pag-ihi. Yung mainit-init na lugar o yung warm, kasi ang problema, kapag malamig, mas tumitigas yung muscle ng pag-ihi. So, mas hindi kayo maiihi. So, hirap umihi. So, mas gusto nila yung mga warmer climates. At number 6, kailangan mag-exercise. Kasi po, pag hindi tayo gumagalaw, hindi tayo maiihi pag laging nakaupo o nakasteady. Mga kalalakihan, pwede rin po kayo mag-Kegels exercise. Ito yung pipigilan nyo ng 3 segundo yung muscle ng pag-ihi. Pigil, 1, 2, 3. Tapos release, 1, 2, 3. Kung kaya nyo gawin, 15 beses. Yan po ang tinatawag na Kegels exercise. So, 3 segundo, tapos 15 times a day. Tignan nyo rin yung mga gamot nyo. Baka naman meron kayong diuretics na magpapaihi at magpapaihi sa inyo. So, kailangan ilista nyo po lahat ng gamot nyo at sasabihin sa inyong urologist. Pagdating sa gamutan, may dalawang klase po ng gamot para sa BPH o yung lumalaking prostate. Yung alpha 1 adrenergic blockers. Ito yung mga tamsulosin, terazosin. Bagay ito sa maliit pa yung prostate, ano? Kasi pinaparelax nito yung muscle dun sa may prostate at sa may pantog para mas umihi kayo. Ang maganda dito sa gamot na ito, ramdam nyo na agad yung epekto. So, yung mga dati nyong nararamdaman na hirap umihi, madalas umihi, parang maiihi, mas gaganda na yung pag-ihi ninyo. Ingat lang sa biglang pagtayo kasi baka biglang bumaba ang inyong blood pressure at mas maganda iniinom sa gabi para hindi na kayo tayo ng tayo. May isang klase pa rin po ng gamot, yung 5-alpha reductase inhibitors. Ito naman po yung mga finasteride, yung mga Proscar, dutasteride, or Avodart. Ito naman mas bagay dun sa mas malalaking prostate na. Paano ang ginagawa nito? Paano makakatulong sa inyo? Kasi pinipigilan nito yung hormone na testosterone na palakihin pa yung inyong prostata. So pag umiinom kayo, maaring lumiit ang inyong prostate mga 20 to 30%. Sabihin natin ulit yung mga pangalan. Hindi nila narinig. Finasteride. Proscar, dutasteride, Avodart. Doktor na magbibigay nito, ha? Yes. Pero ito na yung mga gamot para alam nyo kung ano ibibigay. Medyo mahal lang. Sana maging mura. Itong finasteride at dutasteride, mas matagal lang po nyo maramdaman yung epekto. Siguro yes, mga isang taon. Kasi nga, ang gawain niya, pinapaliit yung malaki ng prostate. Pero may magandang epekto to. Mas hindi mahuhulog ang buhok ng ating mga kalalakihan. At sabi nila, pwede pang kumapal yung inyong buhok. Ngayon, itatanong ninyo sa inyong urologist kung bagay ba kayong combo. Ibig sabihin, pareho. Kasi may mga alam ako, dalawa yung nire-reseta sa kanila. Yun nga pong tamsulosin, terazosin, plus finasteride or dutasteride. So, yung pong doktor nyo yung magsasabi kung isa lang or dalawa yung kailangan nyo. Ngayon, kung talagang hindi na mapaliit nitong mga gamot na to, meron pong opera. Sorry po, pero kailangan na rin ng opera. Tawag po doon, TURP. Kung malala na yon. Oo, si doktor po magsasabi sa inyo. Pero isa, ibabanggit ko lang po yung pangalan para medyo alam nyo na. Pag sinabi pong TURP, transurethral resection of the prostate. Ang tawag po sa Tagalog, kayod. Pero meron din pong open prostatectomy or yung opera at meron na rin pong mga laser ngayon, mas hindi kayo magtatagal sa ospital. Okay, so yan lang. Sa healthy foods, nabasa ko kamatis. Kung maraming kamatis, maganda sa prostate, iwas sa prostate cancer. Mga kalalakihan, wala tayong mahirap makaiwas eh. Ang iwas din, iwas sa mga sexually transmitted disease para hindi magka-infection. Huwag din pigil ng ihi, exercise, huwag din masyado mataba. Tsaka para hindi magka-prostate cancer, syempre yung mga healthy na gagawin, iwas sigarilyo, diba? Healthy na pagkain, exercise, may tulong lahat yan. Tapos kung may naramdaman na, nahihirapan na umihi, pa-check na tayo sa ating urologist. Makikita rin sa ultrasound. Sa ultrasound, Dok Lisa, masusukat. Ako medyo malaki na yung prostate pero nakakaya, pero nakaihi pa naman, di ba? So, yan lang. Meron naman mga malaki, wala naman nangyayari. So, yan ang binabantayan nating mga kalalakihan.